Pa, hindi ko kunin yung grak, 'di ba? No, this is probably a chow. Chow na nga. Chow lahat sila. Bibigay yung grak sa ano, sa kabila for the secondary tank dito. Yung papala yung mga available kasi din ano, na tanks natin. Daming tanks na nandito ngayon sa game natin. Just because of the priority. Nadagdag kasi talaga to si Harith. Si Harith eh. Tapos si Alice talagang parang preferred ban na lang. 'Di ba? Compared sa daga at compared to those tanks. Tapos I think yung Lancelot is also naturally great laban sa mga hero compositions na merong kaya. Yung parang mga melee based, like Limord kaya. And also, simulation mo ito kanina, maganda yung combination ng Divine Judgment with the Thorn Rose. And syempre, ayaw yun ibigay ng Finasolid. Ayaw nila ibigay yung luxury na yun para sa Mantis. Be forced out and Grok for sure for Aether main. So, Finasolid, nasa kanila ang choice. Do they go all in mid game? Kuha sila ng something like a Hellcurse? Thamos or Thamos. I think Thamos is natural talaga dito. Or late game. So sabihin ko sana, either mid game or late game. And they chose mid game this time with Thamos. Meron silang choice na kunin yung carry for the last pick. Para lang at least may match sila sa Leomord Grok. But I think Finasolid, after seeing that previous game, yung game number 2, na feel nila na hindi, this is not the way to go. We have to keep the pressure if we want to win against Aether main. And now, yan. Ito yung drop, mas malapit na. Actually, close na po yung, yung like drop dito. I'm leaning a bit, kung drop lang ang pagbabasihan, I'm leaning a bit on AE main just because of the Leomord. I still find Leomord very strong. Dito ng mga players natin as we head on to our game 3. 1-1 na po in this best of 3 series between AE main and Finasolid. Para sa ating blue side, ay ang AE main. EJ for the grab, Changu on this Harley, Lebron. To the Leomord, Kenji in this Martis and Creep. For the Kaya. Sa kabila naman, Finasolid is gonna be Lex sa kanyang Akai. Dale on to the Kagra. Boo! Sa kanyang Joe, it's Karl on to the Lancelot. Like you mentioned, natural state para kay Karl. And Thamos, controlled by Levi. Another good player to hero combination for Finasolid. Really excited to see. But this is an early invade brought to you by the Grok. No, for sure, sino makuha ng blue buff? It's the Kenji Martis. Martis, oh my gosh, nakuha niya yung spinner doon mga kaibigan. Isa swap naman ito ng mga member ng Finasolid. Pero huli cam done in by Aether main. Aether main was able to get that big spinner part at least denying the buff against Finasolid. AE main still have a bit of a control na mas malaki ngayon compared to Finasolid. Pero alam mo yun, parang early parts pa rin po yan. And Finasolid, they're very quick to rotate. Grabe going for that crab. Nako, hindi pa rin. Kulang yung damage, Babidi. At yung crab na agaw dito. Yan ang sunod-sunod ngayon na panalo ng AE main. You know, this is something that lagi ko sinasabi sa mga teams, play accordingly sa draft nyo. Kung ano yung promise na binibigyan ng draft nyo, dun kayo mag-play around. And Aether main doing just that. Kapag meron kang Grok, you want to invade as much jungle camps as possible. Lahat ng kaya mo. Actually, kahit level 1 nga kayo, kaya nyo kunin yung blue buff na kalaban. Nag-ano nga sila eh. Nag-3-man squad ngayon eh. Nag-3-man squad sila ngayon. 3-man nga lang yun. Usually 4-man eh. Ayun po kasi ngayon talaga. Para sa mga viewers natin dito, ayun yung solid na meta ngayon ng mga this professional rotation, okay? Professional team rotation. Alam ko hindi ito nangyayari sa pubs. Pero I would really suggest kung may squad kayo, try nyo talaga panoorin lagi itong MPL natin. Ang dami nyong matututunan. That's right. Early multiple member rotations pays off very big. For sure. Oo, huwag kayo mag-alala na maghahati-hati kayo sa resources. Kasi nade-deny nyo rin yung early game resources nung kabilang team. The best part about Mobile Legends, ang ikli, ang liit na nga nung mapa. So kapag nade-deny mo to, madali lang naman kayo makakabalik sa lanes. That's right. Now, there is gonna be a convergence sa babandang turtle area na sinisimulan nyo na Aether main. Let's see, Finasolid. Nahanao nga sila. Carl getting the last hit dun sa turtle. And that's good for Finasolid. Meron din naman factor na pwede ka nga naman mag-contest. Pwede ka nga naman mag-last hit. At yun na kayo mangyari ito. Buo actually being controlled by Kenji. But of course, Sancho na nakapag-ipon ng armor. For saka, sure, mahirap i-take down. Pronto mistakes. Yeah. Pronto mistakes din. Siyempre, kung sino yung nangsusundot, kung sino siyempre yung nanluloob ng bahay, sila yung pwedeng mahuli, mga kaibigan. At yun, yun ngayon ang tinitingnan ng Finasolid dito. Pero AE main totally riding that momentum taken from that game 2. Mga kaibigan, 5 segundo bago tayo pumasok sa ating 3rd minuto ng laro. And we got 80 seconds in for this turtle to spam into the spawn into the Celestial Palace. Uy, ngayon medyo, Magic, I think he's gonna die. First blood, para sa Harley. Very good. Nakasabi mo lang, momento para sa Aether main. Yeah, hindi pa rin binibitawan ng AE main eh, yung 3-man squads nila, yung mga squad nila dito na nagro-rotate actively. Ang taas ng pick-off din nila. Kaya. Lalo pa kung may kaya, pre, yun yung threat, di ba? Talagang magpe-pay off ngayon yung ganitong klaseng rotations. So, ang pinagsasama, Leomord, Harley, tapos kaya. Patay talaga. Tapos unboxing tapos kapag unboxing may na-divine judgment. Naku po. Huling-huli. But anyways,
It could be another rotation na naman para sa Aether main as medyo nag-respawn na rin yung mga buffs. And yung secondary wave of buffs din kasi now jungle comes, I mean, is very important for teams to time per, na i-time nila na makuha. Yeah. Kasi again, another big surge na naman yeah. sa momentum yun. At yeah. this time, si Chango makakuha ng blue buff nila. Tapos nagre-reset kasi yung resources sa exactly. mapa. Exactly. Kung makuha mo yung buff na yun, ready ka makipag-away para sa turtle fight dito, Levi. Speaking of away, nako po, napakabilis na takedown. Sa baba. Yung gang squad nila dito, eh, napakaganda, nakakuha talaga ng kill for Aether main. And time, I hate to sound like a broken record, na paulit-ulit. Pero grabe yung pagkaka-identify dito ng Aether main sa kanilang win condition, sa kanilang draft advantage, and they're playing accordingly. Totally. Now, this is battle of rotations. Pumapwesto na yung Chu mismo, malapit sa may bandang turtle, ang babati pa sa kanya si Grock. Kasi alam nila na nanggaling sa mid yun, binalitaan siya ng kanyang mga kaibigan. At of course, sasama na rin dito ang Kagura Lancelot para magkaroon ng malaking away. Siguro, tingnan natin, one will be the commitment. Uy, naku pa, Gale Force fake pa dito si Griff, mga kaibigan. Tapos may check ng wall sa may bandang likod, and you could see the intensity coming in for this mid lane, ladies and gentlemen. Just so, makapag-set up kayo dito sa may turtle, lower side. Another convergence na naman para sa Aether main. Solo Leomord ang nangyayari dito. Wala sa top. Walang nagko-commit sa turtle, pare. Tingnan mo, parang nanawa na yung AE main na na-stillan sila. Uy! Flicker down on the creep. Okay. Nakatakas, but... Astig! Nakatakas, but... Tingnan sa Cho and yung Lancelot. Nakaabang lang din dito. Sino makita nila? Tinanong nila. Dalakta na dito secret. Do they have the damage daw? Si Kenji. Pinubugaw lang sila palayo. But the Grock still falls dun sa bandang kaliwa. Naku po, yung Lex. Napatay nga lang natin dito. Kai going down. Bring chase down. Yung Torin. Naku po, may extra damage pa. Naku, Torin pa sila. And that is gonna be the second kill. Make that the third. Mm-hmm. Martis goes down. Pinasolid na nga hanap na napatapitas. Si Lebron na abutan pa. Naku po, tinawag na nga lang dito. Si Barbiel, may control, may damage pa rin nila. Coming out from the Hardy, they have to be careful with this. As the deadly magic will be there, si Karn, matatouch pa niya. Mukhang hindi, mapapatay pa siya, hindi rin. Be able to survive with the sliver of health. Very close for at both teams. At wala silang enough health para makuha yung turtle dito. Yun lang ang ginawa mismo ng AE main. Ganun po ka close. Ganun po sila nag-aaway ngayon para sa mismong laro natin. And this is a very beautiful fight. 3-3 tayo sa laro. You'd also observe, pare, Levi here tsaka si Lebron, sabay, nagkaroon ng endless battle. And when you are pursuing endless battle, yan yung meta mong pick. Usually, minsan, kapag lamang ka, nag-rush ka minsan ng BOD talaga. BOD talaga para... Pero endless battle na lang para maging sigurado para sa mga carries na to. Tapos sabay pa. Ganun ka-close yung laban. Ganun ka-close yung laban. And then, both teams identify na yung isa mayroong kill potential sa kabila. So, pwede sila manalo either or. And you don't wanna be on that spot na kayo yung medyo napapasama. Actually, kasi medyo makikita mo yung endless battle na binubuo ng kalaban mo. If you look at the top, di ba? If you look yung items, makikita mo yung build order. And I think that both teams na-identify din yun. Sabi na, sige, tapatan muna tayo. Tapatan. Ay, hindi pala yun. Endless battle to the bloodlust. Still two safe items dito. Two safe. Ang nag-rush, ang nag-rush, yung gagamble ngayon para mag-assert ng lead niya, si Kenji. Went for the BOD. BOD. A very early lightning transition dito. Ang nabebahin ngayon is yung Kagura, pare. Very early lightning transition para kay Chango. Pero yung Kagura, yet to build something big. Actually, mapapabuo na rin naman yan. Pero yun lang. Okay. Alam natin, battle of millimeters ang Mobile Legends. So, ganitong klaseng lead, nag-escalate yan to bigger leads later. Oh, now, very interesting dito ngayon na na-destroy itong top lane inner turret. I think talaga nagiging... advantage ng Aether main ngayon is getting the objectives kasi sila pala yung nakakakuha ng Torre. And actually, yung mga ganyang Torre nagko-convert din into some sort of map control na pwede nga kayong maglaro-laro sa mga jungle ng kalaban nyo. And eventually, nakakuha ng kalaman yung Aether main. Isa lang yung kill advantage nila, pero yung gold nila napakataas significantly. 2K at 7 minutes, that's actually pretty high. In a matchup this close, alam natin yung konting millimeter na advantage yung sobrang taas, but like that na punish nila. Napamali. Yung Grock. At Grock yun, ha? May kunat yun. Although under the tower na ginawa naman, mga kaibigan, there's an enemy tower getting destroyed. Actually, late na lang nag-prompt yata sa may mismong mapa natin. Do take note, naka-minus 1 dito ang Finesse Solid. So, kung magkakaroon man ng labanan, 3v3, pero 2v1 sa may bandang taas. Uy, flicker out! Pag-flicker out nga. Kenji, able to run guard na kaya-execute nga. POD! Oo, yan yung strength ng POD. Yun na nga ba, Bidisos ko po. Naka-parts, mga kaibigan. Yung passive na activate pa dito mula kay Kenji. Nagulat sila sa damage. Oo. Nabaliw si Kai. Hindi niya. Kaya niyang iwasan lahat. Yung mga, well, ang dami niya naiwasan. Pero yung mga, hindi niya naiwasan. Sobrang sa damage. Speaking of damage, auto-deal. Goodbye. Goodbye! Good night, Kagura! Kulang sana yung damage nung deadly magic dito. Boy pa sana si Kagura just because he was able to get that shield mula sa, ano niya, sa umbrella. Ginyang gathering niya. Pero, ayun,
Lumard gets that finishing blow. And now, they can easily convert that one. Buti na lang, walang minion wave na nagpapos sa may bandang baba. They got the control though on this spinner side jungle. Now, si Kenji naman. Okay. Levi. That's si Carl. Yeah, may tulong naman dito, mga pinisolid. Left and right side ang i-mean, ha? Nag-ano kayo, nagpapos parin. And now, yung I think na pinakamalaking impact so far for Aethermane is definitely this Leomord, na taas ng kanyang mga nakukuhang damage, I mean, ambag sa kanyang mga team fights. And kahit also, nakakuha siya ng push. Kahit nga wala siyang kill, nakakuha pa rin siya ng push. Two of the towers dun sa top, dahil din sa kanya. Tapos yung bottom lane, nandun din siya. So, objective-wise, si LeBron ang nagiging parang utility na core para sa Aethermane. Totoo yan. But of course, Kenji dishing out the plays to get the kills for Aethermane going. Pero nahatak na si Levi, Levi goes down just like that. The members of Aethermane. Si Chango pa pala yung nakalasit nun with the deadly magic. So may bandang baba. Akala ako si LeBron. No. Tapos mega kill na si Chango pre 4-0-2 on this Harley. Ngayon may lamang na po, I can clearly say itong ano ang i-aiming dito against Pinesolid. Ako po napapara sa panila dito ng Akai Ultimate and another resource down the drain para sa Pinesolid. Hindi na naman sila makakalaban dito ng maganda because they don't have a big ticket ultimate. Mukhang now, Tore, napatumban na rin sa gitna. Mukhang introduction lang yata yung game 1 talaga dito. No? Biglang umapoy yung AA main, mga kaibigan. Again, with the tower into the middle, taken down. They have all the freedom in the world to go for the push in this bottom lane inner turret and even has good control dito sa may jungle side na malapit sa may mismong Lord. Marty sa may top lane side. Again, BOD na nakipag-away. Nahuli na dito si Levi. There is the control onto Kenji. Thorndrose, ginamit na rin. Mapapatay nila dito yung Martis. Very good. Yun lang. Execution para sa Pinesolid. Isang step in the right direction kung gusto pa nila makabawi sa laban na to. Without any reward, without any answer, no, in exchange dito ng Pinesolid. Uy, EJ, nasilip ni Lex. Pero Lex not gonna be prioritizing that big rock now. The rotations of Pinesolid is intended for the Lord. Chu was able to get the C against that Akaya. Akay, nagpakita lang din. And of course, the Lancelot continues to go for the push into the mid lane side habang sinusundan siya ni EJ dito. Will they go all in though onto the Grok? Here comes Lex. Advance siya. Medyo bababa para siguro makakuha ng position. If ever there is a response, he can answer with the Hurricane Dance. Pero the side lanes are being pushed pare. Oh my god, the Grok ushering that minion wave into the bottom lane. And even the top lane is naturally pushing against the favor ng Pinesolid. Pinesolid. Mahirapan sila dito makakalabas ang nilang Tore. Buti na lang talaga nakakuha sila ng kill doon sa kay Kenji. Otherwise, talagang corralled na sila sa base nila noon. Hindi sila makakalabas. And Pinesolid, they have to find more of those pickoffs. Kailangan pa nila makakita ng mas magandang pickoffs para at least nakakaalis sila sa mapa. This time, they will go for the advance just so they can find an opening laban si Aethermane kasi again, they are really behind in this game. Totoo yan, parang Wolf. Look at this. Akala ko seryoso sila na talagang tutuloy yung Lord. Pinatunog lang si Lord tapos yun, nag-heal up na lang dito si LeBron. They really want to bait in the members ng Pinesolid maybe into a fight. And if ever may mapa mali, pwede sila mag-intro ng Divine Judgment. Mayroon nag-Hurricane Dance. Harley? Nakakuha na sila isang shutdown. Doon kay Harley. Wala yung Grok para sa Aethermane dito. At yun ang sabi ng Pinesolid. Sige, go na nga dito. Nag-aabol na nga sila. Gusto nila si Kenji. Do they have the crosses? Nahuli na dito si Crit, but Crit able to flicker away. So, Barbie tinawag na dito. Pero yung Grok parating na rin. So, Pinesolid. Sabi nila, sige, masaya na tayo sa isang Harley takedown. Let's get what we can. And let's be happy with it. Maging kontento na tayo. Ganun talaga sila kontento. Di sila nag-lord. Oo nga. Ako po, tumalik. I think they will be able to get away. Kaya naman. Sila pa yung parang nagpahabol semi dito. Kagura, dali here. Almost dropping below, I mean, to the half-health mark, mga kaibigan. At buhay na yung Harley. I mean, in 2 seconds, grabe. Ladies and gentlemen. Pero ganun ka na-aurahan ng i-aiming ngayon ng Pinesol. I was thinking na maglo-lord sila. Ganun yung respeto. And of course, yung respect as well as parang scared factor ng Pinesolid kasi ayaw din nilang mag-overcommit up top while charge committed. But immortality for Grok dissuades yung mga members ng Pinesolid na maghabol. Totoo yan, totoo yan. Again, mga kaibigan, you have to observe that EE Mean still has all their turrets up dito sa Celestial Palace. Concentrated energy available now for Changu. It's the four members of Pinesolid just hovering around dito sa spinner side jungle natin. As they know that the heaviest threat for this game is the Lord, though AE main has a different plan. They know na yung buhay dito ng top lane inhibitor turret is actually nearing half health. Then they can even force their way in. Maybe they can go for that push.
Ang gitgitan lang, no? This is how close this game is. Buti na lang talaga yung Aether may nakuha ng maganda ng early game. Pero naku po, ito na yata yung Deathbrush na. Talaga? Talaga dito si Lex. Talaga? Pero Vandal Magic, kulang nga lang yung damage dito. And then comes move from the backline. So patay na lang. Again, yung Harley. Kita mo natin dito si Karl. Nalalasa doon sa backline. Naka-double kill na nga dito yung Lancelot. Pero yung Kagura, mapapatay nga lang. That is gonna be the Leo Mark Tosino. The kill LeBron. Able to run away. Buhay pa rin si Martins. Naku po si EJ kakarating lang. Late na late. Tagmo yung tropa mong late. Diyos ko. Ito yung sinasabi niya na papunta na ako pero naliligo pa lang. Naliligo pa lang mga ayan. Kaibigan. Penalty ka. Penalty talaga. Ito talaga mapapabayad. Buti na lang talaga makunat. Makunat grabe. Kaya makunat ang balat, no? Kaya makunat lagi pa rin ang balat. Late. Kaya lagi pa rin late. Hindi pa rin natututo, mga kaibigan. Gulat ako, though. They went all in on to Lex. They went all in on to Lex. Sa totoo lang. And Lex was waiting to get that opportunity. Hindi niya pa ka-binern yung Hurricane Dance. Exactly. After ma-down yung, ano, after ma-down yung kanyang, yung Divine Judgment against him. Kasi he knows na kapag nag-Hurricane Dance siya, tatalsik pala yung sa kanya. Exactly. Yung mga tumuhin sa kanya. So, you know, the bait is good on to Lex. Although, I did saw an attempt actually to jump into the backline using the Thousand Pounder. Pero pag jump niya, siguro 0.5 second lang yung ikot ng Hurricane Dance na delete na siya. Kasi, I think he's sitting around 150, very low na talaga. Pero the mistake there is that, yeah, they burn a lot of cooldowns onto Lex and the teamfight carried out with Finesse Solid's Arsenal ready compared to AE mains naka-cooldown niya ng mga spells dito. May mga naka-cooldown na first skill din. Gets? Hindi lang ultimate yun, hindi lang Divine Judgment yun na burn doon. Kaya naman yun yung mahirap, Chi, para dun sa AE main at nakuha, nakita yung opening na yun ng Finesse Solid. Yep. Nako. Grabe, super commendable din si Carlo with the positioning and the timing. Inuna niya agad si, I believe, si Chango. And Chango, after burning all of his skills, kasi, like I mentioned, nag-commit na nga sila. Wala na siya ding, ano, hindi siya maaporma laban kay Carl. And Lancelot, it's a very mobile target. Ang dami niyang ways para punta sa backlines, makalis doon sa backlines, tapos mag-dish out ng damage. May time din kasi talaga na sobrang power spike ng isang Lancelot. We saw that in that particular fight. Well, this is a match to see para sa mga viewers natin, mga kaibigan. You still have the opportunity to share this. Tell your friends. Invite them to watch this match. Gets? As in, game 3 na to, mga kaibigan. And of course, yung points nga ang habol pa rin dito ng mga teams natin, Finesse Solid and AE main, that is. Do take note na yung Finesse Solid wala pa rin nakuhang Torre dito, pero hindi pa sila basta pumapayag na matapos ito ng AE main. EJ? Nakita ko si EJ? Talaga, sure ba siya dyan? This might be making space doon sa top. Actually, nag-ward charge nga siya dito. Ito na. Kuha lang niya attention para makatulak sa taas yung Aether main. And yun na nga, may successful ang mission dito ng ating Grok. Well played na si Aether main. Sinaiko sila. Sinaiko lang nito, man. Astig. Ang ganda nung pakita nung ano, na-attract sa bato dito yung mga membro ng ano, Finesse Solid. Ito ah, maganda yung ginagawa dito ni EJ, pero sasabihin ko ayaw ko siyang maging tropa. Sabi mo, lagi nang late, nang sasay ko pa. Nang sasay ko pa. Ang kapal ng balat. Makunat. Bakit na tropa to? Makunat na tropa to, mga kaibigan. Pero ito mukhang fright breaks out dito sa jungle. Lex activating yung ultimate. This time, meron pa sila lang this. Mapatay na dito yung kaya with the Kagura getting the last hit. Samantala yung si Carl dito. Chango, able to dish out the damage. Shutting down yung ating Lancelot dito with Martis. Able to identify the better target si Carl. On that fight, it's just a 1-4-1. That's a messy fight. Hindi nga messy actually. That's a bloodied fight. Mga kaibigan, with both of these two teams, you know, they're shooting whatever they can para sa laban natin. Pero 1-4-1 pa rin para sa, you know, 16 minutes rather, 5 seconds na lang bago mag 17 minute mark yung laro natin. Clearly, the late game with everyone checking in their final items. Grok. Immortalities lang inatay dito. Grok sa may mismong harapan. Iniwan ng Yo-Yo din, ng Tamus, and yung Lord. Grabe, kumakalmot. But you can see that AE main has no freedom to go all in onto the Lord. Just the cooldowns kasi napaka-threatening if everyone to swing in and answer Finesse Solid. Habol si Genji. Mag-respawn na rin talaga yung mga members din ng Finesse. Only one dying member of Finesse Solid. Tapos nag-respawn na rin si Kaya. So, both teams knowing na meron pa rin talagang kill potential from both ends. Oy, at hindi sila mag-overcommit. 8B pa hype. Tatlong immortality sabay-sabay mula sa Finesse Solid. Lex, Karn, and Levi. Oh, actually, ito na yung times na... Pwede lumaban, pare. You know, si Kenji, wala pang immortality. Yeah, that's right. Mm-hmm. But may immortality dun sa Leo Ward, which is very scary. I think isa sa mga heroes na maganda magkaroon ng ano talaga, immortality. Kasi kapag napatay mo, napakahirap niyang patayin ang first death niya. Pag napatay mo siya, mayroon pa siyang way para mag-absorb ng damage at mag-lifesteal kapag kabuhay niya. Yun yung very scary sa isang Leo Ward. Ito, ayan. Tingnan natin sa may mismong laban natin. You have to watch out. Kenji, sa may mismong harapan, walang ano yan, immortality. Endless battle pa lang yung...
Iba na ba icon ng immortality? Ah, hindi, may immortality na. Nag-iba na pala yung ano. Nag-iba na pala icon. Yung itsura ng ano, immortality. Yeah, yung parang, dati parang ano eh, vape. Uh-oh. Vape effect. Ngayon may wings. Parang ano, parang kang binigyan ng buff ni Sakura. Oh, parang kang naka ano, may pampak ka. Nakakaptor ka. Oh, pang Sailor Moon. Sailor Moon Circle. Pero mamaya na yan. Tinol, nandito na si Lex. Locking down LeBron. Tatalo na nga nila. They had the damage to take it down. Boom, for the first time. Patay nga na si LeBron dito for the first time. Immortality will be popped. Pero mabubuhay siya ulit. And Levi, very low. Makakatakbo. Bull yung susunod dito. Meron din siya immortality na sa kanya. Pero mapapatay nila. Doon sila. Sila wala ng damage dito. Finish solid. As they will also lose. Yeah. Baka nilang Joe! Genji still has that immortality up. Gets, kaya ganun siya ka-willing para mag-zone out dito ng mga member ng Fidesz Solid. Ang Solid Hatak dito. Hatak kay Dale! Lima pa ang AE main! Hatak kay Dale! Eh, walang immortality! Bawin ni Kagura down! Kagura down! Go for the push naman doon sa may top lane side because they know that they don't have to deal with any inhibitor turrets. The cooldowns are very punishing dito and the damage lacking sa remaining members ng Fidesz Solid. Definitely. Mahirap pa sila dito. Wala silang Kagura. Wala silang Lancelot. Tatalo nito si Levi. In comes Lex to zone out the members of Aethermain. Buying the time. Pero yung core, napaligiran na nga dito ng members ng Aethermain. Nag-retake sila. Kinunan na nila dito. Yung lahat ng inhibitor turrets sa patong ba nila. Lex na hatak pa nila. Tapos nabatay nila yung core Aethermain. Reverse sweep. Labas na Fidesz Solid. Game 1 was really on the side of Fidesz Solid. Game 2 naman, Aethermain nakabawin. This time, it's pretty close. But Aethermain gets the victory nonetheless. Pinaghiganti ang nakakalaki. Oo, oh, mga kuya. Ang mga kuya. Kami na baka-ala dyan, kuya! Mga kaibigan, AE main, but that is a very beautiful game 3 though. That is a very beautiful game 3. I do feel na understandable naman yung item choices dito ng Fidesz Solid. Pero feeling ko, may one item advantage talaga din yung AE main. If you compare to Fidesz Solid. Fidesz Solid, hindi pa yun yung late game na nag-force ng... Mayroon bang item tab po dito direct? Gusto ko makita yung item tab eh. Feeling ko nag-ano sila, nag-fourth item or parang second to the last item na immortality. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.